Just fulfill the commandment of God to pray for them.
We also pray for our pastors and workers. We also pray for our fellow brethren. We also pray for this church. We also pray for our missionaries and even the outreaches. As a biblical Christian, prayer is a necessary. Something to na pag-alagdan sa Dino. But we take it lightly. It's necessary in the sense na ang kabuhin ni Maria na kariman niya sa aton kagaliin niya pinpaliswa ang kapronaman andan. Number one, as a biblical Christian, praise safely. So verse 4, pinabali na. And I came to pass when I heard these words that I sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. Sa mga tinigong si Nehemiah, ara sa lugar sa mga hibigil, sa mga lugar sa pagdingan ng itinigya, pinupuan, lugar na sa pagdingan niya, sila tanan mga ulipon. Kaya di pang disiplina sila sa Ginoo. Sang ilaman na pagka malalison. Sa sinin ng Diyon, si Nehemiah may aras siya ng posisyon sa palasyo. At inin na binabal ng Diyos sa verse 1, amo niya ang sursya ng palas, which is the favorite place of all the kings and princes. In time of winter. Pagkabag rin ng Diyos, this is December. December 20, sa sila ang tuwing, he was in the Susan Palace. That Hanani, one of his brethren, came with a certain man of Judah, siguro ako niya mga elder sa Israel. Kanilang report ini sa mga nahanungos na nila pinatapos sa ilan luta na pinupuan. Ang iling mga remnants, ang mga nabilin, wala ng mga kung sa kaburukan pa sa mga impil, mga igaw-igaw na espiratman. Mga nabilin dito sa Juda. Ginakastigo ka ginaulipon man sa mga nagkakalilain na rasa sa ilang kalipon. Kung baga pinasika-sika, pinabuli. And immediately, sa pagkapatid ni Nehemiah, a biblical Christian prays swiftly. And it came to pass when I heard these words, I sat down and wept and mourned. Sa ato na andan, kung may problema kita, ginasolusyonan tayo una. Kung may problema kita, may trouble kita, ginahimo ta ang bahay. Tapos sa mula na kita sa mahimahin mo, dito na kita nag-aampo. Hindi ba lang? Useful na andan na sa taraan ng Espano. Pero ang kanapin lang sa sininga, senaryo sa pabuhay ni Nehemiah, immediately sat down and prayed. Sa pagtuhaw sa problema ng ako nila yun, si Nehemiah. Isa ito sa mga pagsagdong sa ato ng mga Espano na ang isa desisyonan ang isa ka trouble o ang isa ka problema. Insay-insay itong yan ang naging sa atin ka ini sa Ginoo na naghahatag sa iyong problema sa atin. E huwag niya nakalaw ay problems of troubles sa ating kapuli ngayon hindi mas solusyonan. Pero minalit niya kita sa pagpalapit sa iya. Nagbuhaw ang problema na ini para lamang mapahinunduan na ini mga taga-Juda of God's people na mapanawag sa iya. Pero ang good kung ano ang aras sa kita-insong pangunaw na kung naanang kapatid apa ang ini mga Udiyo. Natutog karoon sa moderno mga panahon, wala pa ganyan na ginakilala na si Kristo matilang Isaya. May nagpapaabot pa sila sa Isaya, tungkol karoon.
ambo to ang klase nga kadiuso na may ara sila ang taktik apa gid sila apa si ni maya gid acknowledge niya ang iya na limitasyon sa sini nga bagay wala siya sa may mahimo sa problema nga nagtuaw sa ila na kungsod at gintuuan. That's why he sat down and wept and mourned certain days and fasted and prayed before the God of heaven. In Israel, ang ilang customary o ang ilang custom dito, daw ilang ilang naandan nila sa mga taga-Israel, na nag-fast sila sa pangaboy, fasting, in just one day. Sa lang ka daw, ang ilang fasting, magabagi ka fasting sa prayer, wala na nagkaon, wala na nagkainom, wala na nagtulog, wala na nagpahubay, nagkahimun po sa pagpanawang, ang muna ang fasting. And some of the Christian, many sa Pilipinas, sila yung mong nilain. Some of the denomination, Baptist na siya, pero wala ay ng mga grupo sa Baptist. Gina-observe nila yung iba sa mga ang fasting. Sa ila si Bahan. Pero kapti lang gani, kakagabi ko, lang gani sila. Pero may testo na po sila yung isa ka pastor sa isa ka grupo ha. Very strict pala sa ngayon ng prayer line nila. Ang gina-observe nila yun eh. Once a month, ang fasting. Wala na nagkakawang, wala na yung tubig. Wala na pahuhay, halil alasay, sigurdo alasay sa gabi. Alasay sa araw, masubunan sila sa prayer, masubun sila worship, masubun sila luhod, kapag paamoy sa simbahan. Tugdo alasay sa mga sa gabi. And then, makawalan na sila, kapag ito rin sila magkakanya kung sila nasa sa pangalimalay or na sila rin na church fellowship after sila fasting. Pero amoy niya ang naandar ni Nehemiah, hindi lamang one day natigo beyond the custom. Certain days, and fasted and prayed before the God of heaven. Nakita ni Nehemiah ang gabiti. Saan probo na din ang tubang niya? That in this creation, he is sat down. Hindi wala. Kung may mga usual, may mga problema, huwag mga tama ka na po. Pero nag-uwi-uwi na lang kita sa binit at mag Ginoo. Ano nga lang ini? Kung may Islam ito, huwag ka kapag luha kapag tumulos. Ako ini ang sinabi ko ni Maya. We pray simply. Ang karami nila ay ang kalabunan, pinahamalan natin sila na basta galing may problema, text. Kaya gusto na nag-drive ako. Pupuntingin ako. Pag nabasa ko kita sa phone, immediately, makahigad ko na matukok sa makadali. Hindi matapos ang gusto nyo dos. Mamintuna ko ang inyong nalagyan sa mga buhay. Kaya basta immediately, inangalan mo ang inakaparang mo. Kaya kung parang dumudupang ang karunalan sa pag-abot ko, malikap ako. Yung Diyos pala ako na binay ko, kung paso niyo na text na kaso, the straight form ay kanya exact ko, immediately makaligad ko na, o kung di man ako, mapiyong lang ko sa makadali. Ginoo, pinatundun ko sa pamamuhay yung ulitin, Ginoo. Kaya kasi inahalan niya sa sinilang sitwasyon, hindi pag-uro sa iya ang sitwasyon, Ginoo, ulitin man siya. We should pray like that. Immediately, swiftly. Before pa mag-burst, before pa mag-lala ang sitwasyon, nag-ampulala. We acknowledge our limitation at the same time, we acknowledge God's greatness over our limitation. Secondly, a biblical Christian prays submissively. He prays swiftly, he prays submissively. Natawa ang verse 5. And said, I visit thee, O Lord God of heaven, the great and terrible God. God keepeth covenant and
mercy, for them that love him and observe his commandments. For them that love him, God is merciful. He prays submissively. He acknowledges his insufficiency. Today, guys, is 10 Corinthians chapter 3, verse 5. Our sufficiency is not sa ating kaugalingon, kundi tiyakap sa Ginoo. Open your Bible, please. 2 Corinthians chapter 3, verse 5. Nasa din nila, not that we are sufficient of ourselves to think anything as of ourselves, but our sufficiency is of God. Now, si din ni Apostle Pablo, wala din na nagkabanong kung makita sa sufficient kita na hindi na kinala ng Ginoo. Kundi nagkabanong kung kita na ang pinaka-sufficient din natin na supply sa ating proposo, sa pagpanatulbang, sa mga realidad, sa mga buhay natin, ay iyak sa Ginoo. That's why Apostle Paul is a prayer for man. Ano ni ang kanal ng Espanyol? Dapat sa ating mga pagkabuhi, matatag na mga pagkabuhi, nanatakampo kita. Hindi lang sa Diyos sa pagkabuhi, hindi sa Diyos pa sa iyong mga personal meditation. Inabalak, usually kinabal ang ito sa baptismal class. Pagdupo ka mo sa aga, dupo ka sa mga dalit na kung parang mo yun, naging masilapatan ng Ginoo, hindi ka ha. Nagitugyan mo siya sa mga dalit, Ginoo, kuligyan mo sa sinilog na agaw, na maging matatid na ako. Amen. Very short, but you acknowledge God's presence and help in times of your need. Maganda ka makapagod pa pala magbukla ng agaw, nakabuktaw ka na. Kung pagbuktaw mo, mas karapat mo ang Ginoo, pagdugtugin mo siya ng agaw nila, maging productive ka. Pagkat mo alin sa iyo pala, hindi mo muli niya ito ang makalabot ako sa obstination, safe and sound. Very short, and yet simple. Hindi pala? Wala kang pagkakamal kung kinakas eh. Short lang yung prayer. Kung lawigod mo, lawigod ka. Kung nangyayari ka mag one hour, lawigod ka. What matters most when we pray to God is our heart. We are sincere. We submit ourselves to Him. Who is sufficient in all our limitation. A biblical Christian prays submissively. Submissively acknowledging God's sufficiency because of His providence. The word providence is provision. Because of His power and because of His promises, He will always fulfill His promise sa ato nga pagkabuhi bilang Espano. Na basta na halabal ang dinomol ang kami, and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest that. Imumuni na sa Dino Pabian. Call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not beyond sa iyong na imahinasyon. Mapakita ng makatagina sa Ginoo. Sabi mo, ano ang prayer sa isang katuswano? We need pray, Lord, uligi ako na hindi ako ma-overshadow sa ako na bilik. Natanan ko, uman ko, masakot pa palapit sa iyo, ari na sa mga kamo, ang sapat at solusyon sa ako ng mga ginang ko. Hindi pala? Because we didn't look at Matthew. When you pray, believe. Ngaarap na sa iyo mga kamo ang inyong solusyon sa inyong pag-ang ko. Gamit na kapalan ang inyong heart is prepared to believe. Ngaarap na sa kamo mo ang inyong mga pinatamayo ko sa iyo. Thirdly, a biblical Christian prays sorrowfully. Verse 4 and verse 6. Sorrowfully in the sense na
Nehemiah acknowledged sa iyang sala. He acknowledged sa salaman sa iyang ilinganan. Kasi, wala si Nehemiah sa lugar sa hindi kung wala ang silang makasala sa iyang ilinganan. Kinagaman ng Pinoon, na kumakating kaga mo, ipalayasin na mo sa atong lugar. Ipadala na mo sa mga lugar ng mga Pilipinas. Maging ulipon ka mo sa sining mga nasyon kung magpakating ka mo. Nagpakating ka din na sila. Ikita mo, dito sila sa mga lugar na sa kundi niya, game is club po sila. Nandito pala ka na nagduduman na ito, hindi ka tinapag, hindi mo ako matawala ko. Gusto niya ako ito ng isang araw eh. Mga ayaw ka kapatawa, ito na palapak na kita. At mga ayaw ka kapatawa, kung hanap pa na kita. Pero kung wala ang tagal ng takpan, nagasigisig nila na sa ating mga magpakas nila. Tugtog sa tiyon na kinagaling matakpan na mauwitan na dito lang na mag-uplog nino patawa ka rin kung kailang sala ko. Wala ka rin pa mauwitan ka. Wala ka rin pa matakpan ka para ang mga ayaw ang tawad sa tiyon. It is a fearful thing to fall into the hand of the living God. Always remember that. Shall we continue in sin? That grace may abound? God forbid. Sabi pa din kaya ito kitagpuntan. Ama dumala ang sala sa atong kabuhin. Kaya muna yan isa sa mga nag-upubong sa pagsapat ng Ginoo sa itong pagpangko. Sa sala, mawala ka ng buwan. Sa sala, mawala ka ng inusulan. Nagawa ko rin ang mga pagbibigyan ng mga pagkakabuyo pala din sa sa Ginoo. Matagawa ang gano'n. Search yourself. Search me, O God, that I may know. Oh. Mga sasala, mala ko, kapamala ko din. That's why ang ingrediente sa pangapuyo, ang acts of prayer nila, A, C, T, S, very basic, very simple. Natutunan niya sa binasa ng mga class. Ano ang A? Adoration. Ano ang C? Confession. Ano ang T? Thanksgiving. Ano ang S? Supplication. Acts of prayer. Hindi din madula ang confession, ang pagpangay, ang power. Kailangan nagasabat ang Ginoo sa tao na naging proso sa niya sila. And Nehemiah prayed sorrowfully. With a repentant heart, oh God! Napakalang verses. I pray before thee now, day and night, for the children of Israel are his servants and confess. Take out the word confess. Confess the sins of the children of Israel which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Kita mo na ang email ni Maya. Sige na. Isabi kong sa nakita niya, ang ugalito niya nakapos ito para sa Diyos. Kamu na yung isa sa mga ingrediente na nagasok ang sabat ng Diyos sa mga pagpangkutan. Kaya nag-inuso kita sa kansala. Huwag kita ng padayon o ng pagiling sa pagpakasala. Yes, we are not perfect. We are still in this sinful body. We are still sinning. Hindi kita perfecto. Pero ang kanamilan na puro ng Diyos at ang uso na sa kahit hindi. Makasasala ang alam ko pero na napangay at tawal. Mapit na tawal ng Diyos. Ano na pa sa 1 John chapter 1 verse 9? If we confess our sins, He is just and faithful to forgive all of our offenses.
atos dessas duas nossas vidas. Aí não tem nada a ver. Galing kita na galing kita kapuy ng mga kapatawa. Remember ang mga kapatawa na kanya sa kibigyan niya mga sapat sa ito ang ating tanan ng pag-ako if we are with him na before him. The people of the Christian prays is silly. I should use the word consistent. Persistent. It prays steadily. Day and night, ang tawag pala na sa verse 6 and verse 4. It prays day and night. Wala. Wet, more on certain days, faster. I pray before day, now, day and night. That thou mayest hear the prayer of this God. Si Daniel, nag-pray mo siya. Si David, nag-pray day and night. Si Daniel, nag-pray three times a day. Morning, noon, and evening. Si Epaphras, sa Colossians chapter 4, verse 12, he prayed steadily. Ang muna niya, isa ka-ehemplo sa Pispapa na nag-aampo sa pinadayunan ng katagawang pagpag yung posted pagkakaan sa Ginoo na promos ang bugay niya mga paano kita sa pagkakaan. And lastly, a biblical Christian prays sincerely. Prayer is a serious matter. Di ba? Prayer is a serious matter, but we take it lightly. Wala na nag-determine ang sensitivity sa prayer kung lawid ang maamoy mo, uli mo ang maamoy mo. Nag-determine ang aton sensitivity sa pangamoy sa aking koron ng kalipasyon. Ano mo ang lawid lawid ang maamoy mo? Kung nangyay mo ang kalipasyon, kung ano na, kung ayaw na nakapuloy, kung na, pangsal sa ginong pasapuloy mo yan. Kala naman mo na, hindi makalipot ang maamoy mo. Na yung mga kalipusuhon, kaya lang na patuloy sa Ginoo. Bakit na yung hindi niya sa kalabang nabi. At hindi man sa kalipot, di po na pangamuyon. Ang pangamuyon na sa atong kalipusuhon, na maging sinsiro na sa pangamuyon sa Ginoo. Earlier is a serious matter. Isa sa mga nagkapin ng Gonzalo sa mga pangamuyon, ang muna yung sinihimaya. Sige niya, O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant. Sa pulong, sa kiligay nun, O Diyos, ipakilapit ang iyong itulungog sa ating mga pagkakap, Ginoo. I usually use this term. Dito sa Kuanan. Kasi hindi mas kaga, hindi man talaga ng mga kagagawa na pahinap ang mga kagagawa sa English. Kada namin ito yung mga ilang pulungganin. Ito ang pinapinaman din nila pala ang juice sa pulong. Mga batila nila. Ang mga naman, dito pa pala ng tao na hindi English, hindi kayo ito na. Ano ko mga kailangan tao, hindi kayo mo. Katong isa dami, iba ko hindi man ako hindi man ako ilong ko. Hindi man ako ano na ilintan, hindi man hindi kayo mo. Dito mga pa, kung isa ko na term na ginagamit, mga translate, kung lang yung English dito ilang ko. Kung isa ko ako, kung ano gani ni ako rin. Makinamin ko lang, mga tali ko lang dito sa Batman. Ang muna ko isa na ma-adapt ko wala ang term wala nila ko. Salamat po sa Dino ko sa sila yung mga tagawa na nag-pasensya sa ako na nag-isa kaya kami ng language barrier. Maka namin may ang pulong sa Dino na ginamit ang ano, isa lang. Sabi na ang ministry sa ako na is the fruit of prayer. Hindi lang
fruit of prayer sa ang family mo, the fruit of prayer, masasinisimba, at ang mga salamat, mawala ko din kami kinakalipatan sa pangamuyo ninyo. I deeply appreciate from the bottom of my heart. May inisimbahan, nangin maluloy po. Sa pagtangog sa amon, sa pagpangalaga dito sa awalan. Madalang salamat sa inyong mga pangamuyo.